Apat na rehiyon naman sa Visayas at Mindanao ang binabantayan dahil sa pagtaas ng COVID cases. Inibisigan naman sa Pili, Camarines Sur ang party ng isang fraternity. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Todo party ang mga dumalo sa chapter anniversary celebration ng isang fraternity sa Pili, Camarines Sur. Walang face mask at shield ang karamihan sa kanila at kita ring walang physical distancing. May ilang na videohan na may iniinom mula sa mga baso ngunit hindi tukoy kung alak ito. Ayon sa Pili Police, hindi bababa sa 20 ang nakiparty nitong June 12. Very clear na may violation doon sa party na papunta sa barangay captain ngayon to locate kung sino ang pwedeng makilala doon sa mga kasali doon. And hopefully, titikita natin sila para at least in compliance doon sa ordinansa namin dito sa munisipyo. Pinaimbestiga ng LGU kung paano nakapag-party ang mga nasa video na nakitaan ng mga paglabag. General community quarantine ang umiiral ngayon sa bayan ng Pili. Kung nagiinuman sila, bawal yon. Bawal ang inuman sa amin ngayon. Lahat ng bars, sarado. Bawal nga magbinta ng alak. Pangalawa, yung walang face mask talang bawal yun. Kailangan kong makausap ang the whole council ng San Jose kasi dapat lagi tayong alisto sa lahat ng mga pag-iipon-ipon ng mga tao. Handa naman makipagtulungan sa investigasyon ang sangkot na fraternity. Siguro po kung naaraman ko man, may tanod man po duman naka-assist sa inda bilang barangay captain tatao ko po sa inyo ang marina marang nanapayong. Ayon sa DOH Bicol, as of June 22, 6 ang bagong kaso sa bayan. Iba naman ang sitwasyon sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Kabilang ang Caraga, Davao Region at Soccsaryen sa Mindanao, pati ang Western Visayas sa mga high-risk area dahil sa mataas na average daily attack rate o ADAR. Sa pagsusuri ng GMA News Research, sa datos mula sa DOH, kinukulang na rin ang mga hospital bed sa mahigit 20 probinsya, kaya nananatili sa high hanggang critical risk ang healthcare utilization doon. Marami pa rin mga lugar no, na umaabot ng high to critical risk ang kanilang mga utilization rates. Ibig sabihin, kailangan talaga yung tutok no, na pagmo-monitor sa kanila. Moderate risk naman ang Cagayan de Oro City, pero may panawagan na si Congressman Rufus Rodriguez. There is a lot of influx of more COVID-19 cases, and therefore, since marami talaga ang mga pasyente ng COVID-19, kailangan ang respirators, ventilators. Kaya tayo, sumulat na tayo sa IATF, opo, Secretary Duque, and Secretary Gorgales to send 24 ventilators to our 7 hospitals, Cagayan de Oro. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.